What's up mga ka-Big Bites? Siya pala ang player na aalis sa Hinebra. Ang tanong, sino naman kaya ang player na ito? Pero bago ka sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Alam naman nating lahat na medyo minalas ang Hinebra ngayong conference matapos sila ma-eliminate agad. Maliban sa playoffs, hindi rin maganda ang nilaro nila sa elimination round, kaya maraming fans ang sobrang na-disappoint sa kanila. Ang sinasabing dahilan kung bakit hindi maganda ang laro ng Hinebra ay dahil nagkaroon ng mga injury ang mga superstar nila, tulad na lamang ni Japheth Aguilar at Scottie Thompson. Pero may isang napakalaking dahilan talaga kung bakit mas natalo pa ang Hinebra. Yun ay ang kawalan ng tiwala ni Coach Tim sa mga rookies at bagong players niya. Kung sa simula pa lang sana ng conference ay binigyan na niya ng playing time ang mga ito, sigurado malaki ang matutulong nila noong mga panahon nagkaroon ng injury ang mga superstar nila. Pero ang problema, wala na silang kumpiyansa sa sarili, kaya naman puro mga veterano na lang ang madalas na pinapasok ni Coach Tim. Samantala, ang isa sa mga baguhan ng Hinebra na hindi gaano nabigyan ng playing time ay si Ken Salado. Nakakapanghinayang dahil napakalaki ng potensyal ni Salado noong nasa college pa siya. Pero noong napunta na siya sa Hinebra, hindi na nga siya nabibigyan ng playing time, kaya siguradong nawalan na siya ng kumpiyansa sa sarili. Samantala, napakaraming nagkalat na balita ngayon sa social media at sinasabi naghahanap na daw ang Hinebra ng team na gustong kumuha kay Salado. Handa na silang bitawan ang player na ito para makakuha ng mas magaling pa na player. Sobrang nakakapanghinayang talaga ang player na ito dahil hindi man lang niya naipakita ang galing niya dahil nga hindi man lang siya nabibigyan ng playing time. Maliban kay Salado, marami pang Hinebra players ang hindi nabibigyan ng playing time. Maraming Hinebra fans ang nagagalit dahil sa ginagawa ni Coach Tim sa mga bagong players niya. Nagtataka ang lahat kung bakit ganito ang ginagawa niya. Marahil ay may mabigat siyang dahilan kung bakit binabangko niya ang mga bagong players niya. Baka kasi tamad sila sa mga practice o kaya ay matitigas ang ulo ng mga ito. Walang nakakaalam kung bakit ganito ang ginagawa ni Coach Tim. Sa nakikita ko, kung patuloy na ganito ang gagawin ni Coach Tim, mas dadami pa lalo ang mga bashers niya. At maliban pa dito, sila din ang mahirapan sa bandang huli, lalo na pag nagkaroon na naman ng mga injury ang mga superstar nila. Tulad na nga lang ngayong conference, kung saan pwede sana silang makakuha ng contribution mula sa mga bagong players nila, pero wala pa silang gaanong experience, kaya talagang hindi makakapag-contribute ang mga ito. Ang pinakamaganda magagawa ni Coach Tim ay magtiwala sa mga bagong players niya para maipakita nila ang galing nila. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, isa rin ba kayo sa nagsasabi na dapat ay mabigyan pa ng playing time ang mga bagong players ng Hinebra? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.